Hello, hello, hello. Kumusta na? Okay, sa video ito, kukumpir natin yung dalawang formula ng MX Excel kung paano tayo maka-extract ng data. Okay? Dito sa example na ito, ang i-extract nating data ay ito. Ito po. Okay? At ang parang pinaka lookup value natin ay itong mga to. Okay? Kukumpir natin kung ano ang mas maganda, VLOOKUP or yung INDEX MATCH. Okay, so start na natin. VLOOKUP, okay, double click. Tumitingin siya ng lookup value. Ang lookup value natin ay si, let's say, A2. Now, yung table array natin ay pwede natin i-highlight mga to hanggang doon. Oh, yan ang table array. Okay? And then, column index is, ang gusto nating makuha ay ito. So, column index, bibilangin lang natin. Column 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. At tinatanong niya kung ano ang gusto nating maging match. Of course, yung exact match. Okay? So, gawin na lang natin to. Lock-in lang muna natin to. Lock-in. Press F4. Lock-in. O, yan. Press F4 niya lang po. Lock-in na po yan. Okay, ganito yan. Okay? So, yon. Okay? Yan po. Okay? So, nakuha na natin yung mga data na gusto natin using lookup value. Ito. Yung mga pangalan niya. Okay? Sino si Elon Musk? Canadian. Parang ganon. Bill Gates, America. Parang ganon ang gusto nating lumabas dito. Okay? Isa pang, sample lang to. Sample lang. Pero ito yung data na gusto nating makuha. Okay? Using VLOOKUP. Yun yung formula nito. Next is gamit tayo ng index. Okay? So, ano yung parang array na kukunin natin? Ito din. Okay? And then, match. Sabi niya, ano yung lookup value natin? Of course, si A2. Tapos, lookup array. Hinahanap niya. Ito ang lookup array natin. Ganyan. Okay? And then, match type, yung exact match ang kukunin natin. So, 0. Close, close. Napag-close lang yan. Then, ganyan natin. So, pareho lang ang nakukuha nating data. Lakin lang natin to, ha? Okay. F4 para malak. Press F4 para malak yan. Press F4. Okay. Ngayon, comparison. Ano yung comparison natin dito? Kita nyo pareho lang ang linalabas na result. Okay? Ito is combination of two Excel formula, index and match. Ito naman, isa lang, VLOOKUP. Kaya lang, may mga disadvantages dito. Halimbawa, yung gender, let's say, na-delete natin.
Ayun, kita nyo? Nag-re-reference na. Hinahanap niya ngayon yung reference. Why? Kasi nabawasan na yung column. Kung saan yung table natin, ang hinahanap niya is yung ito. Yung column index na 5. E, apat na lang to. 1, 2, 3, 4. Okay? So, yon yung isang disadvantage ng VLOOKUP. Iando lang natin yan. Same din ito pag ginawa mo itong yung i-define mo yung name ng limbawa ito, no? I-define mo yung name niya. Define name. Magiging new name. Let's say billionaires. Okay. Ito yung table array na sinasabi niya. Okay, so tingnan natin. So let's say i-edit natin uli, ha. Lookup value is E. Ito, yung E2. Yung table array, ito yon. Palitan natin ng billionaires. Andiyan, tinidisplay niya. Okay? So, yan. Same result ang ilalabas. Yung iba, katanong kasi nung iba. Kasi hindi niya ka-table array kanina, kaya nag-error. Pero, tignan niyo mangyari. Same din. I-delete natin ang gender. Yun din ang lalabas. Okay? Nag-error. Error na po yan. Okay? I'm not against VLOOKUP sa totoo lang. Matagal ko rin ginamit ito. Matagal kong ginamit ito. And then, nung nakita ko yung index in match, talagang tinutukan ko to. Say very, very powerful. Nakita nyo naman, no? Pag binawasan nyo yon, hindi nag-i-error. Unless ito ang aalisin nyo. Ito. Pareho silang mag-i-error. Yan. Di ba? Kasi yun ang gusto nating makuha ang data. Eh. Mag-i-error yan. Pero, pag isa man dito ang nalis mo, let's say, okay, si Will status ang alisin natin. Yun. Nag-i-error yung VLOOKUP. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi maganda ang VLOOKUP. May disadvantage lang po. Pero, ito po, sanayan lang po sa paggamit ng formula ng Excel. Okay? Pag sanay ka dito at wala namang masyadong naaalis sa table mo, ayos lang po yung VLOOKUP. Ayos lang po to. Pero, let's say, may aalisin kayo sa table nyo. Ito yung table eh. May aalisin, may idadagdag. Mas advantageous ang index in match. Okay? So, let's say another example. Mag-i-insert tayo ng okay? Kita nyo na. Nag-insert lang tayo na iba na to. Married na ang hinahanap. Why? Kasi 5 column ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung hinahanap niya. Ay, ito na yung parang data niya. Okay? Imbis na ito. Nag-insert lang tayo. Okay? So, ayan. Tanong. Ano ang mas magandang gamitin? VLOOKUP or index and match. Sa akin, walang problema ang dalawa. Walang problema. Ito naman, pag may na, let's say may nabawasan na dagdagan, daling hanapin eh. Punta ka lang sa formula. Okay? Titignan mo ano yung column index. Let's say nadagdagan, nabawasan,
alam mong mali, palitan mo lang yung column index, which is 5, sabi niya. Kung nabawasan di, gawin mong 4. Dagdagan, di, plus 1 din, gawin mong 6. Ganun lang po yun. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito, and paki-like naman ang video ito and subscribe to my channel.